Hello and welcome back. Sa video na ito ay malalaman nyo ang buong katotohanan na hindi itinuro sa atin sa eskwelahan. Dahil medyo masilan na pag-usapan para sa mga kabataan. Anong taktika ang ginawa ni Raha Humabon at ni Lapu-Lapu para mapatay nila si Magellan nang walang kalaban-laban? Hindi ko sinisiraan si Lapu-Lapu dahil ayaw kong magalit kayo sa akin. Pero matapos niyang mapatay si Magellan, kinuha niya ang barko na sinasakyan nito. Nilimas niya ang lahat ng mapapakinabangan na nandoon. Mga mahalagang kagamitan, pera, pagkain, ginto. Bukod pa doon, pinatay niya ang lahat ng sakay ng barkong iyon. Maliban sa mga babae. Yung nagustuhan niya, kinuha niya para maging asawa. At yung iba naman ay ibinigay niya sa kanyang mga tauhan. Bago kayo magalit sa akin, kilalanin muna natin si Magellan. Paano siya nakarating sa Pilipinas? At ano ang totoong dahilan kung bakit siya pumunta sa bansang ito? September 20, 1519, ang unang maglayag ang limang barko ng Espanya sa ilalim ng pamumuno ni Commander General Ferdinand Magellan. Ang pangunahing misyon ng paglalayag na yon ay puntahan nila ang Spice Island. Ang Spice Island ay matagal na nilang alam. Ngunit kung maglalayag sila papuntang Silangan, lubhang napakalayo. Kaya sinabi ni Ferdinand Magellan sa kanyang hari ng Espanya, "Maglalayag ako papuntang Kanluran sa halip na papuntang Silangan dahil naniniwala ako na ang mundo ay bilog. Hahanap ako ng shortcut o maiksing daanan hanggang sa makarating sa Spice Island." Ang Spice ay isang uri ng halaman na nabubuhay lamang sa Spice Island. Ito ay ginagamit na panimpla sa mga pagkain at ginagamit na rin na pang-preserba. Mga panahon yun, wala pang refrigerator, wala pang mga kemikal para tumagal ang mga pagkain. Kaya ang Spice ay sinasabi na mas mahal pa kung ikukumpara sa ginto. Sinasabi ng kasaysayan na ang kasama ni Ferdinand Magellan na naglayag ay 270 mga lalaki. Noong mga panahon yun ay hindi masyadong binibigyan ng importansya ang mga babae. Pag sinabi na 270 mga lalaki, hindi yun nangangahulugan na hindi nila kasama kanilang mga asawa. Kabilang sa mga lalaking iyon ay si Bishop Fonseca at ang mga pare na kasama niya para magpalaganap ng relihiyong Katoliko. Kasama rin doon ang manunulat na si Antonio Pigapita. Pagkalipas ng 3 buwan na paglalayag, narating nila ang South America. Dumaong sila doon para kumuha ng tubig at ng mga pagkain. Sinasabi na napakasagana ng bansang iyon. Napakabait ng mga tao. Ang isang kutsilyo lamang na dala nila o kaya ay isang set ng baraha ay pinapalitan ng 6 na manok. Ayon mismo sa kanilang manunulat na si Antonio Pigapita, ang mga lalaki na taga roon sa bansang iyon ay ibinibinta sa kanila ang kanilang mga asawa at ganun din ang kanilang mga anak na dalaga. Ayon pa kay Pigapita, paraiso nilang itinuring ang bayang iyon. Tagal sila doon ng 2 linggo. Ginawa nila ang ganong uri ng kahalayan
sa kabila ng relihiyong Katoliko na ipinapalaganap nila. Ganun pa man, ang bishop at mga pare na kasama sa paglalayag na yon ay hindi direktahang binanggit na bumili rin ng mga babae sa lugar na yon. Noong December 26, 1519, muli silang naglayag para tunguhin ang Spice Island. Ngunit noong May 22, 1520, nasira ang isa sa kanilang mga barko. At hindi lang yun, nag-away-away rin sila. Hindi sila magkasundo. Kaya't ang barko na San Antonio ay napagpasyahan na bumalik sa Espanya. March 15, 1521, ang tatlong barko ay matagumpay na nakarating sa bansang Pilipinas. Ayon kay Antonio Pegapita, si Raja Humabon na hari ng Cebu, kusang loob na isinuko ang kanyang paghahari sa kanila. Nagpa-convert sa relihiyong Katoliko at kusang loob na pumayag na magbigay ng buwis sa Espanya. Kung susuriin nating mabuti, ang sinabing ito ni Pigapetta ay lubhang hindi kapanipaniwala. Tandaan natin na ang ating mga guro na nagturo sa atin ay umasa din lang sa mga kwento ni Antonio Pigapetta. Sa madaling salita, wala tayong sariling tala o record tungkol sa ating bayani na si Lapu-Lapu. Mas kapani-paniwala na nakita ni Raja Humabon na hindi madaling talunin si Magellan. May mga bakal ang kanilang kasuotan. May mga baril at bukod doon, armado ng kanyon at mga pasabog ang tatlong barko na naghihintay lamang ng hudyat ni Magellan. Iyon ang maaaring dahilan kung bakit nagpanggap o nagkunwari si Raja Humabon na sumusuko siya kay Magellan at walang sino man sa mga Kastila ang nakahalata sa bagay na iyon. Tandaan natin na hindi nakakaintindi ng Tagalog sila Magellan. Maaari na habang kaharap nila sila Magellan, pinag-uusapan na nila kung paano ito papatayin. Ayon pa kay Antonio Pegapetta, si Humabon mismo ang humiling kay Magellan na lusubin at patayin nila si Lapu-Lapu. Para mas maintindihan natin, si Lapu-Lapu ay isang dato sa Mactan. Ang Mactan ay isang barangay na sakop ng Cebu na kung saan nag-ahari si Raja Humabon. Ayon pa sa mga nakalap kong impormasyon, ang pamangkin ni Lapu-Lapu ay siyang napangasawa ni Raja Humabon. Kaya makatuwiran lang na pagdudahan natin yung isinulat ni Antonio Pigapetta na si Lapu-Lapu at Raja Humabon ay mortal na mag-aaway. Madaling araw noong April 27, 1521, nung dumating ang grupo ni Magellan sa pulo ng Mactan kasama ang mga tauhan ni Raja Humabon. Sa dalampasiga ng Mactan ay lumilitaw ang malalaking bato kapag mababa ang tubig o low tide. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga barko ni Magellan at ang mga bangka ni Raja Humabon ay hindi nakarating sa dalampasigan. Iyon din ang dahilan kung bakit ang mga kanyon ni Ferdinand Magellan at ang mga pampasabog na nakakarga sa barko ay hindi nila magagamit laban kay Lapu-Lapu. Pinangunahan ni Magellan ang 60 niyang mga tauhan para harapin si Lapu-Lapu. Samantala, ang mga tauhan ni Raja Humabon ay naiwan sa kani-kanilang mga bangka. Kung ikaw si Raja Humabon,
talagang kalaban mo, si Lapu-Lapu. Natitiyak kong hindi mo hahayaan na dumating sa Mactan si Magellan at ang mga tauhan mo na mababa ang tubig. Alam mong hindi makakadaong sa Pampang ang mga bangka at ang mga barko ni Magellan. Pangalawa, tiyak na pasasamahin mo ang buong puwersa sa paglusob para mapatay mo si Lapu-Lapu. Ayon mismo kay Antonio Pigapetta, nasa 1,500 na sundalo ni Lapu-Lapu ang sumalubong sa kanila. Armado ng itak, pana at sibat na kawayan. Hindi pa man sila nakakarating sa dalampasigan, pinaulanan na sila ng mga bato at pana. Sa ngayon, maliwanag na sa atin ang lahat. Si Magellan ay maitutulad natin sa isang pusa na isinubo ni Raha Humabon sa mabangis na leon. Nung maliwanagan si Magellan kung ano ang kanyang pinasukan, ay agad niyang ipinag-utos na umatras. Ngunit huli na ang lahat. Nakaabang ang mga tauhan ni Raha Humabon sa kanilang daraanan. Ang dalawang barko, Trinidad at Victoria, at ang 107 na sakay niyon ay matagumpay na nakatakas. Maliban sa barkong Concepcion na ginamit mismo ni Magellan. Pinatay ng pangkat ni Lapu-Lapu ang lahat ng sakay ng barkong iyon, kabilang na si Magellan. Ngunit ang mga babae ay hinayaan nilang mabuhay. Yung iba kinuha nila para maging asawa at yung iba naman ay ginawa nilang alipin. Pinaghati-hatian nila lahat ng nasamsam nila sa barkong iyon. Pera, ginto, mahalagang kagamitan, pagkain. Pagkatapos ng labanang iyon, ang Espanya ay patuloy na nagpadala ng mga tauhan para sakupin ang Pilipinas. Nung panahon na tumatanda na si Lapu-Lapu, naisip niya na hindi na niya kaya na makipaglaban, bumalik siya sa Borneo kung saan siya nanggaling. Isinama niya ang 11 niyang mga anak, 3 asawa at 17 mga tauhan. Magmula noon, wala nang sino paman ang muling nakabalita tungkol sa kanya. Ganun pa man, nung panahon na tuluyang masakop na tayo ng mga Kastila, isa sa ipinamana nila sa atin yung paggawa ng drama sa entablado. At madalas na maging tauhan dito si Lapu-Lapu. Ayon sa kwento, nagmakaawa muna si Lapu-Lapu bago nila napatay. May kwento naman na ipinahila muna nila sa kalabaw. May kwento rin na nagbihis babae o tumalon sa bangin. Ganun pa man, aminado sila na ang mga iyon ay pawang kathang isip lamang. Sana naliwanagan ko kayo kung ano ang totoong nangyari kay Lapu-Lapu. Maraming salamat sa panonood.